Hello mga ka-lockdowners! Welcome back to my channel and hello to all our subscribers! At nagbabalik ang inyong mapagmahal na vlogger na si Ate Love! And for today's video guys, gagawa tayo ng prize out of kalabasa. Paano nga ba gumawa ng squash prize? So if you are interested, just keep on watching! And together with me is Sister Susan. Ayan. Siya po ang gagawa ng prize out of kalabasa. At ang mga kailangan namin ay, syempre, andyan ang squash or kalabasa, egg, breadcrumbs or crispy fry kung hindi available. Of course, sa pagpiprito, kailangan natin ng mantika. And then, ketchup for the sauce. Ilagay sa breadcrumbs. Kaso po, wala, hindi po available ang breadcrumbs sa amin ngayon. Kaya, pwede na rin po ang crispy fry bilang ano po siya. At least, diretso na po siya may flavor. Spicy po yung ginamit namin. Eto na siya. At eto na po ang kinalabasan. Ayan. Ketchup yung nasa gitna. So, paamin na pagsasaluhan ang aming niluto na kalabasa fry. Ayan, o. Kuha kayo, guys. Kuha kayo. Ayan. Ganda ng presentation. Ayan. So, kakain na po kami. Para saluhan na po. Dili. Tikman natin. Sap. So kami dalawa lang dahil umuwi na po si Nadada at Angie. Tsaka si Angie pala guys, follow nyo din sa kanyang ano, sa kanyang YouTube channel, Angie Valderrama. Hanapin nyo lang po. I-search nyo. Then follow her. So, para siyang habang inunguya mo siya, habang pinakain mo siya, yung anghang niya. Gano'n naman talaga yun, di ba? Habang tumatagal. Kami lang mararamdaman ko mahal ka niya hindi. Pwede to guys, habang nanonood kayo ng movie, nanonood kayo ng mga k-drama. So, eto guys, mas magandang ano kaysa magandang cooking. Yes. Maanghang na siya. Puyog gamit namin. Spicy crispy fry. At least diretso na po siya flavor. Pero nasa inyo din po kasi pwede nyo rin gawin yung harina or breadcrumbs. Pili po kayo. Basta yung sa amin, mas prepare po namin yung crispy fry. Kasi may flavor na spicy. Mga ganun talaga mga bigulang. Mahilig sa maanghang. Bigulang. Mahilig sa maanghang. Mahilig sa mga spicy foods. Ang sarap. Kuragon kasi kami. Tama. Kuragon. Yun yung tatakbi ko. Kuragon. Nabanggit lang siya ng supervisor namin. Ang ganun yung procedure. Feeling ko,
Kung gusto mong matamis, pwede siya i-dip sa sugar. Sa sugar para matamis. Pwede mo siyang gawing chips. Bigyan mo siyang... Kung kalabasa, hindi lang siya ano. Natural na ginagawa natin na binata, binisa, or pakbet, di ba? Pwede pala tayong mag-explore ng iba po pwedeng gawin sa ito. Tama. At the best din yun sa mga anak natin, di ba? Kasi ayaw nilang kumain ng gulay, pwes dito mapapakain mo sila. Kasi may mga mahilig sila sa instant ano eh, Jollibee, mga french fries, mahilig sila doon. Eto, kalabasang po yun. Tsaka hindi nila mapapansin na kalabasa. Kasi parang lasang potato din. Healthy na. Ang labas pa. Tsaka mas mura yung kalabasa kaysa patatas ha. Mas ano pa kayo doon? Makakamura pa kayo. Pasok sa budget niya. Sarap talaga niya. Alam, maubos talaga namin to. Sarap talaga. Kahit maanghang, hindi siya nakakasawa. At pwede na po siya mag-asawa, no? Dami na niyang alam. Ayan, sa wakas, naubos po namin ang kalabasa fries. At ang nakaubos ay ang batang ito. Yay! O diba, kahit bata, kayang-kaya. Yay! Ayan, so salamat si Sir Susan sa Shinermo.